Hello guys! Good afternoon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan? Naway po'y nasa mabuti po kayong kalagayan. So today guys is Thursday, March 10, 2022. At ngayon po guys, sobra po akong excited at sobrang happy po ako ngayon dahil blessed po kami ng Lord sa ngayon. Yung matagal na po namin na inaasam-asam at talagang pinapangarap, pinagpipray ay natupad na sa ngayon. Ngayon po guys ay nakabili po kami ng bahay dito po sa Chilliwack, British Columbia. Yay! At ngayon po ay nais po namin itong i-tour para makita nyo naman po ang nasa loob. Let's go! Tara na! So, ito po ang laki ng bahay. Bali, townhouse po ito. At ito po ang aming garahe. At ito po yung mga nasa paligiran. Ito po ang aming hagdanan. Let's go! So, ito po ang aming number 74. Okay. Ta-da! So, ito po, guys, ang aming entrance. So, punta muna po tayo sa basement para isahan na lang ang lakad. Ito ang aming washroom. Okay, katatapos ko lang maglinis kaya nandyan yung mga basahan. So, ito po yung boiler. Yan. So, bali papalitan po namin ito kasi expired na siya to 2018. So, ngayon is 2021. So, papalitan namin siya. Bali, binigyan naman kami ng may-ari ng rebate, 1,000 para kami na lang ang magpalit. So, may isa pa siyang cabinet. Ito ay napag-usapan namin, nasabi ko, lagyan na lang dito ng sapatos. Total naman kasi, usually, dito sa Canada, dumadaan naman eh, lagi sa likod. So, ito po yung parang small entertainment. Pero, hindi na lang ito lalagyan ng mga gamit. Kasi, pinapromote din namin kasi guys yung minimalistic. So, hindi na rin kami naglalagay ng maraming gamit. Malay mo, mabenta pa namin ito, di ba? So, ito po yung backyard niya. Ayan, buksan natin. Yan. Maliit lang yung backyard. So, hindi gaano malaki ang responsibility. Oh, dito lang. Pwede dito maligo si baby pag malaki na siya. Mayroon pa dito isang maliit na cabinet. So, nilagay ko dito yung mga gitara ko. So, hindi ko pa lang siya nagamit. Dito, paglabas ko guys, nandito yung garahe. Yan, yung garahe. Saka dito sa garahe, mayroong small storage. Yan, dito namin nilalagay yung ibang mga gamit namin na hindi masyadong ginagamit. Yan. Pero yung iba, i-dispose ko na. Tsaka ito yung fridge namin. Mayroon pa ito isang fridge na iniwan na may-ari. Hindi ko alam kung gumagana to. Nandiyan nata si Daddy. Hello, Dad! Hi! Oh! Ito po ang aking asawa. So, dito namin nilalagay yung alcohol tsaka mask kung may papasok ditong tao o sa from basement or from entrance. So, dapat mag-mask tsaka mag-alcohol. Ganun tayo katindi. Okay, guys! Ito po ang aming living room. Okay, nandito ang aking angel. Angel Mitch. Hello, my darling. Oh, tulog ang baby ko. Pagod po siya. Okay, guys. So, ito po ang aming living room. Yan. Gustong-gusto ko po ito, guys, kasi malaki siya. And the same time, kaming dalawa ni baby. Dito namin nilalagay yung... dito ako, kami nakaupo. Kami ni baby pag... gusto namin mag-sightseeing. Okay. And then,
ito naman guys yung aming kusina. Ito po ang aming kusina. So ang nagustuhan ko naman dito guys sa kusina, marami siyang compartment, mga cabinet. Kaya ito walang laman. Tsaka may dishwashing. And dito na nilalagay. At meron na siyang exhaust. And then ilaw. Ito ilaw. At saka ang pinaka nagustuhan ko guys, itong pantry. Yan. Yung pantry namin, maraming laman. Kaya sabi ko sa asawa ko, wag muna kaming bibili o mag-grocery kasi kailangan munang tanggalin yung mga dapat na ubusin kasi malapit nang ma-expire. Tsaka ito naman guys ang aming deck. Yan, pakita ko sa inyo ang aming deck. Ito yung aming deck guys. So malamig pa sa ngayon kaya hindi kami nakakatambay. Yan, kung nalulungkot ka, pwede ka ditong tumambay. Gaya ko. Minsan nalulungkot. Okay. So mayroon din po siyang cabinet guys dito sa malapit sa kusina. So ito nilagyan namin to na mga used jacket. Okay, punta po tayo sa isang kwarto namin. Okay. Ang nagustuhan ko guys dito sa kwarto, maliwanag siya kasi tingnan mo. Yan. Yung nasa taas pagtanghali, hindi ka na no need mo nang mag-ilaw kasi ito nagre-reflect yung liwanag. So dito muna tayo sa master bedroom. Dito ang aming master bedroom. Dito muna natutulog si baby. Syempre baby pa. At ito rin po guys ang aming yung master bedroom is mayroon siyang washroom. Ito, complete washroom. At ito yung aming standing washroom. Paliguan. And ito yung aming closet. Dito namin nalagay ang mga lahat ng aming mga damit. Okay? And then, dito naman guys is another washroom. Shared washroom para sa dalawang kwarto. And then, ito po yung magiging future kwarto ni Mother. Darating na po si Mama sa April 1st. Yay! So, ito yung lagay niya ng kanyang mga damit. Okay? And then, ito din yung kanyang lagay ng damit na mayroong hangiran. Okay. Ito ng kanyang mga blinds. Okay, so wala pa siyang higaan. Bibili namin siya ng higaan. Baka makabili kami sa bricks. Tsaka may isa pang kwarto guys dito. Actually, naghahanap kami ng isang border kahit man lang isa. Makatulong man lang sa aming bills. Pambayad sa strata. So, yun. So, itong kwarto ito, iniwan na ito ng may-ari. Itong, maganda siya. Cute. Tsaka ito yung kanyang closet. Malaki ang closet niya. Malaki. Tsaka ito naman is washing machine. Ito yung heater, dryer, at tsaka ito naman yung washer. Yan. Malaki po siya. Sobrang laki. Okay. So yun, bali guys, yun yung aming kabuuan ng aming bahay. So, tatlong bedroom siya and tatlong washroom. Bali, dalawang washroom na complete na mayroong paliguan at isang half na washroom na ano lang, yung toilet lang. So, yun. So, nakuha namin siya nung March 1st. So, yung possession date namin talaga is actually March 1st. Pero nung February 28, lumipat na kami dito. So, bali guys, mayroon kasi kaming condo before. So, lumipat kami ito sa BC nung September 2019.
And then, nakapag-purchase kami ng condo dito sa BC. Umabot lang siya ng $190,000, one bed, one bath. Alam ko na bigla kayo, no? Kasi sa ibang probinsya, guys, yung one bed, one bath, $50,000 lang siguro yan. Sobrang mura. So, dito, syempre, nasa BC tayo, talagang mahal. Yun, so, nakapag-purchase kami. And then, after 2 years, yung market ng BC, especially dito sa mga bahay, talagang tumaas. So, yun, nag-grab namin yung opportunity at, yun, nabinanta namin yung condo. Yung dating 190 na nabili namin, so, yun, nabenta namin, may nag-bid kasi na mataas, kaya, yun. Pero secret kung magkano yun. Sorry, guys. Pero, yun naman, talagang, suggest talagang papuri kasi talagang very needed na namin na makakuha ng malaking bahay. So, actually, kasi guys, dito sa BC, mahirap talagang makakuha ng bahay. Although, sabihin natin na nag-down ka ng 50% o whatever, kung mayroon talagang mas mataas pa na nag-bid sa'yo, talagang walang magagawa. Siguro, nakailang bid ata kami, parang mga naka-apat na bid ata kami na na-failed. Talagang ganun. Yung iba nga, 20 daw eh, bago nakakuha ng bahay. So, talagang, praise the Lord, kasi answers prayer ito, na talagang pinag-pray namin. Kasi yung bahay kasi ito sa BC, every month, pataas na ng pataas. Kaya yun, nakuha namin ito ng $670,000. Alam ko na naman na magbibigla kayo. Talagang mahal talaga ito sa BC. Yung market nga is $649. So, nag-bid kami ng $670. So, mahal siya. Pero ngayon, mura na siya. Mura talaga. Kaya yun, hanggang sa... Sobrang love namin itong bahay na to. Kasi syempre, pinunder namin ito ng asawa ko. And then... ang isang reason din guys kung bakit kumuha din kami kasi papalaki na rin yung aming pamilya, may isa na rin kaming anak, malay mo kung masundan pa o di mas lalong lalaki pa pamilya namin, kasi doon sana sa condo pwede naman sana kaya lang yung mga gamit namin doon padami ng padami dahil nga syempre may bata tapos syempre sumisikip na rin kung wala kaming anak talagang din na kami kukuha na ng bahay napilitan kami kaya iyon. So, sa Diyos pa rin talaga ang papuri. To God be the glory dahil pagpapala ito sa amin at matagal talaga namin itong pinag-pray. Kaya sabi ko, Lord, ang hirap kumuha ng bahay, nag-bidding pa. Pero wala imposible talaga sa Panginoon. Kapag once na ipinag-pray mo talaga siya, inas mo talaga, sabi nga, ask, seek, and find. Diba? Ask and you will be given, sabi nga ng Panginoon. Kaya, yun, praise the Lord. Kaya sa ngayon, guys, ang balak pa namin ng asawa ko, kung dumating man sa point na tumaas pa yung value ng bahay pa dito, baka sakaling malay mo, mabenta pa namin at para ma-full paid na yung utang, di ba? Yun. So, yun po guys, yung kung meron po kayong tanong about dito, kasi syempre very interesting din itong videos ko, comment lang po kayo sa down below. Or kaya mag-private message na lang po kayo sa akin kung paano para magkaroon po kayo ng idea. Hindi ko lang talaga masabi dito kasi may mga confidential. Kaya yun lang po guys ang aking tour sa ngayon sa aking bahay. So hopefully na-enjoy nyo po ang aking videos. And don't forget to like, share, and comment down below.